Tambayan, may bago po tayong mga itlog na nabili. Rhode Island Red at saka Heritage Eggs. So, magpapadami po tayo. So, tatlo po yung binili natin na tray. At may ano pa tayo, collection pa tayo dito sa ating manuka na mahigit tatlong tray din. Ilalagay po natin lahat sa incubator po natin. So, ganito lang po kadali magpadami ng alagang manok, mga katambayan. Bumili na po tayo ng itlog. At yung mga collectibles po natin dito, isali na po natin sa incubator. Yung ating incubator ay ano lamang po, nasa 120 capacity. So yung ating itlog na nandito ay nasa mahigit 6 na tray. Ang gagawin po natin, maglalagay na po tayo sa ilalim ng incubator o sa ating hatcher ng mga itlog po, yung ano na po, galawin na po natin yung itlog sa ilalim. Didiskarte na lang po tayo pag sakaling malapit na mapisa. Kaya na lang po natin yung area po natin para makasya sa pagkapisa. Lalaki ng itlog sa kanduktor po natin binili, Dr. Palis. Bali, order po to sa atin, mga katambayan. May gusto kasing bumili sa atin ng sisiw. O bumili po tayo ng ating mga fertilized egg na ibibenta din po natin yung sisiw. Malaki din po yung kita, katambayan, pa ganito yung style po natin. Bumili ng itlog at ibenta yung sisiw. Bali, nasa 2 to 3 days po ito na collection na itlog. So, bagong-bago pa po. Very good. Ang bait ng ating mga lalay. Pagkatapos makuha natin yung mga sisiw na nandito, mga katambayan, papalitan po natin ang mga itlog na naiwan o yung dalawang tray halos. Ilalagay po natin sa ilalim ng ating incubator. Bali, ilagay po natin sa hatcher. Gagalawin na lang po natin o didiskartehan na lang po natin pag malapit na po mapisa o kung saan sila ilagay para talaga makuha yung init ng ating mga alaga. Thank you.
Sa pag-alaga po ng sisiw o mga manok, isa talaga sa pinaka-importante pag nag-alaga po tayo mga tambayan ay yung pagbibigay po ng protection sa ating mga alaga o pagbibigay po ng depensa sa mga sakit-sakit. So una po, pag nag-alaga po tayo, ay kailangan po talaga natin, lalo na po, kailangan po natin mag-vaccine, lalo na kung maramihan po yung ipoproduce natin. So, ito ang pinaka-importante, ang magbigay po ng vaccines. So, pag nagbigay po tayo ng 5 vaccines po sa ating mga alaga o pinaka-importanting vaccines, ay kaya-kaya na po natin silang protektahan sa mga sakit. So, una po sa sisiw ay kailangan po talaga natin magbigay. O sa unang araw, 5 days, ay kailangan po natin magbigay ng B1, B1 plus IB. O sa unang araw, B1, B1. At yung iba naman, pagkalipas ng isang linggo, magbibigay po sila ng gumburo. Sa pangalawang linggo naman po, yung pangatlong vaccine na ibibigay po natin ay yung tinatawag po na fowl pox, para mapagtahan sila sa mga bulutong. O yan yung kaya magbibigay po tayo ng fowl pox. At yung pang-apat po na vaccine ay yung lasuta, lasuta plus IB. So yan yung sa pangatlong linggo. O minsan yung iba nagbibigay po ng lasuta sa pangalawang linggo. Depende din po kasi yan sa nag-alaga. Pero karaniwan, 3 linggo talaga binibigay yung lasota. At yung panghuli naman po ay yung bibigyan po natin ng panlaban po talaga sa mga sipon o kuraisa. Kuraisa vaccine. Yan yung sa pang 35 days na sisiw o na manok. So kailangan po natin bigyan sila. At pagkalipas po ng another 5 days o pagka 40 days ay balik na naman po sa B1, B1 plus IB at saka gumburo. Pag naibigay po natin yan lahat mga katambayan, sinusigurado ko po sa inyo na yung ating mga alaga ay hindi yan basta-basta magkakasakit, o pagkasakit man ay napakadali lang po makarecover. O yan yung 5 vaccine na kailangan po natin ibigay sa ating mga manok para maprotektahan po sila o mapanatili po natin ang kanilang kalusugan. Sana po ay may nakuha po kayong konting idea about sa pag-vaccine. So, kung mag-ano din man tayo, mag-alaga, protektahan na lang din po natin yung ating mga manok o magbigay po tayo ng vaccine. Sayang kasi kung hindi tayo magbibigay, mura lang naman yung mga vaccines na ibibigay po natin. Isang manok lang po yan, o katumbas lang po ng isang manok na presyo yung vaccine. O wag po tayo manghinayang sa pera po natin na ibibili ng vaccine. Ay importante po ay maprotektahan natin sila. O yan lang po ngayong araw mga katambayan, at sana po ay may nakuha po kayong kunting ideya sa pag-alaga po ng ating mga manok. Napakasimple lang po yan, at kung nagawa po natin yan ay napakalaking epekto po yan sa ating kita dito sa ating manukan. Yung nilagay po pala natin na mga fertilizer sa ating incubator mga katambayan, ginawa ko po yun, o bumili po tayo kasi okay din po na kitaan. Kumbaga, bibili ako ng mga fertilized eggs at saka binibenta ko po yung sisiw sa ating mga kaibigan po dito sa Jensa na naghahanap. Isa po yung style para at least lumaki yung kita po natin. Sa binili po natin na itlog, kaya po natin naibenta yung sisiw sa halagang 100, yung 1 day old. Okay na po na kita yung katambayan. Malaking tulong po yan sa atin. So, yan yung diskarte ko po dito para madagdagan po yung kita natin. Depende din po yan sa inyo kung gumaya po kayo sa akin diskarte. At sa mga nanonood po pala na ating mga previous videos, maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago po nating subscribers, welcome po sa akin channel. Mga silent viewers po natin dyan, maraming salamat. At kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo pong mag-subscribe. Napaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan na i-click yung notification bell
para sa mga susunod na videos. At mahilingin din sana po ako sa inyong mga katambayan na sana po ay consider nyo din po na i-subscribe yung aking kaibigan na si Juan Midulagan sa kanyang channel. Napakaking tulong po yan. Ilalagay ko lang po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Maraming salamat po at sa mga nanood po dyan, maraming salamat. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Kabaryo Channel from Palawan. At shoutout sa lahat po dyan ng nanonood. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye! Bye-bye.